A day in my life in Australia. Work is almost over, summer's getting closer. Good morning, my domesticated wife. Why? Nakadali ka ba? Naman. Wow, ang galing naman. Ay, what are you doing? Tignan mo ginawa namin ako. Did you make a mess? Great job! Ay, nako. Is that funny? She finds it so funny, guys. Yeah. Go for it. That's the... Oh, yeah, just all of it. Yeah. Oh, here. Okay. Can you give me that pointer? Oh, no. Using it as my dolly. Here. Oh, now you wipe it. Yeah. You make the mess, you clean it. That's the way it works. When we move house, that's the rule. Ain't nobody helping us. No, she's doing a pretty good job. Wow! Almost there. You missed a spot. This spot here. Oh, here. No, that's not done. What about this spot? Well, you made it, not me. Making me do the rest. Hello mga Zoobs! Good morning! Bago ko po umpisahan ang aking vlog for today, gusto ko lang po kayong imbitahan na sana yung mga nanonood ngayon na hindi ko pa subscribers or hindi ka pa Zoobs, click mo lang ang subscribe button and syempre, the notification bell. Okay, please. Para ma-notify ka kapag may bago akong upload na channel. So ngayon guys, ang aking vlog ay ang aking pang-araw-araw na ginagawa. Simpleng buhay lang kasi dito sa Australia, kaya gusto ko sundan ninyo ako ulit. Ayan, pakita ko lang sa inyo ulit yung mga typical na ginagawa ng isang may bahay. Ooh, wow, ang lali, may bahay. So, ayan, let's go na. Ang aking agenda ngayon, syempre, maggawa ng pagkain, maghugas ng plato, maglaba. Ayan, ang mga ordinary ginagawa nating lahat. And gusto ko malaman ninyo na ginagawa ko din yan. Wala tayong pass dyan. Diba? Kasi hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo mabubuhay nang hindi natin alam ang mga bagay-bagay na ganyan. Kaya naman ngayon, halika, tignan ninyo kung gaano ako kagaling maghugas ng plato, maglaba, magsampay. Cheers mga Zoobs! Eto na guys, tayo ay magkukuha ng sinampay. Eto yung mga sinampay ko pa kahapon. Ayan o. Kukunin ko muna para may tawag dito. Merong pwesto ang new sampay. Para naman mamaya patiklop ko na to kay Andy. Mostly naman maliliit lang to kasi si Mimi at Aliyah lang naman yung mas maraming damit. Sa totoo lang. So, sige, kunin ko na muna. Two hands. Guys, hinango ko na yung mga labahin na isasampay ko. So ngayon naman, umakyat muna ako dito sa banyo para kumuha pa ng mga maduming damit para just in case meron pa akong kailangan labhan. Hindi sayang yung ikot ng washing machine. Okay, so may nakuha ako. Konti lang. Plus mga towel na,
mga mabaho na. Ew! Ayan, so ito. Ayan. Ngayon pa ako itadagdag sa washing machine. Para habang nagsasampay ako, umiikot to. Ang bright ko. Ayan, sige. So guys, ayan, share ko lang. Dito na lang ako magsasampay sa mas malaking sampayan nila. Medyo makalat lang. Alam niyo kung bakit. Pinutol kasi itong bay leaf. Ayan po. Ang bay leaf po ay ang laurel na ipinangsasahog natin sa ating mga ginagawang ulam or niluluto. Pinutol yung kalahati niya, no? So makalat-kalat dyan. Pinutol kanina. Kasi alam niyo, ito. Ito na siya. Itinambak mo na dito kung saan minsan kami ay umuupo sa kanilang patio dito sa labas. Napakadaming bay leaf or laurel. Dati naalala ko pag umuuwi ang mami ni Andy sa Pilipinas, yan ang mga pasalubong niya, pinaplastic niya yan, pauwi ng Pilipinas. Ayan, ikukwento ko lang sa inyo na ang bay leaf na ito ay kailangang patuyuin ng 2 weeks bago siya maging ready. Kasi, di ba, ang laurel, tuyo na siyang dahon. So, ayan siya. 2 weeks yan papatuyuin dito. Tapos, pwede na siyang ipang sahog sa ulam, ganyan. Tapos, ito na nga pala yung aking isasampay. Yan na siya. Sasampay ko siya dito. I don't think I can vlog it, guys, kasi mainit, mag-iinit yung phone. Hindi ko siya mata-timelapse. So, I'll just show you the before and after. Okay? Ayan, nakahanap ako ng medyo malilim para sa phone. Tignan na lang natin. Medyo mainit. It's 37 degrees today. Baka pupunta rin kami sa beach mamaya. Kasi sayang naman yung araw kung hindi natin gagamitin sa pag-beach. Kasi minsan lang yan, sobrang init dito. Kaya lahat ng mga tao, talagang pag ganito ang ganda ng weather or summer na siya, talagang lahat sila nasa labas. Kaya pala ako dito nagsampay, guys, kasi malalaki itong mga damit, so kailangan medyo mataas yung sampayan ko. Andito kasi ngayon yung mga jogger pants, mga pantalon. Yan, time-lapse na muna tayo. Guys, kung napansin niyo, no, puro mga darks yan. Kasi yan yung hiwa-hiwalay. Pagod ako, sobrang init. Feeling ko itong bay leaf matutuyo na to agad. So yun nga, sabi ko nga 37 yung init ngayon dito. Kaya madali yan matutuyo. And, alam nyo ba, ang pangit lang dito. Kapag talagang summer, ang daming langaw. So, yun lang yung pangit kapag naglalakad kami sa beach. Anyway, madali yan matutuyo. And ngayon naman, titiklop ako ng mga inano ko kanina. Hinango ko sa sampayan. Tapos, diretso na yun sa mga damitan ng mga bata. So, alika, akit na tayo ulit sa bahay. Ayan na siya, ang mga tambak. Hi! Huwag ka muna mag-music. Hindi pa kami nakakaligpit ng room. Kasi nagbabahay-bahayan sila. So, I think, magliligpit muna ako bago ako mag-tiklop, no? Habang si Andy ay pinapaliguan si Mimi.
Aliyah, can you help me? No. Perfect. No phone. And so Aliyah decided to help me, right? Did you decide to help me? O napilitan? Pero alam niyo guys, the whole day, hindi kami masyadong nag-aircon, nag-electric fan lang kami. Pinuksan na lang namin yung aircon nung pagkagising. Ano pa yung mga blanket? Mga pillows. Yung mga blanket namin, pang winter pa to eh. Nalalaban namin to once a week. Tapos, in fairness, tuyo na agad siya. Kasi mahangin naman dito pag winter. Why are you laughing? Oh, you said something funny. I did. You said fearless. Are you going to kakalat? Kakalat. Bigyan mo kayo ulit dito. Nagugas na akong plato, tita. Hindi ko pa nakita. Nagugas ka naman. Hindi mo nakita. Grabe, nagugas na. Okay, sipag ko. I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody singing oh, everybody singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way. Just say you want me to. We got nothing to. Ayan guys, natapos ko na yung mga tiknupin ko. Ilalagay ko na sa cabinet. Tawag ka ni Mimi. Sige guys, lagay na natin. Matira na lang itong mga socks at mga jacket. Wait lang, my love. Ayan, tapos na akong magtiklop. Maliligo na ako guys. So, ano na, 2 o'clock na. 2 o'clock na kamaliko. Tinapos ko lang talaga yung mga labahin. Tiklupin. Kasi pawis. Oh my God! Hindi maganda ang face ko dito. Tapos na ako maliko. I'm just moisturizing my face. So nag-cleanse na ako ng face. Toner na lang. I'm using this as my toner, Mario Badescu. It's really good. And then next is, of course, the moisturizer with SPF. Prepared and this food, the pasta. Yung sa akin, iniinit ko pa. Daddy, here's your food. Here is your food. Mommy, yes? Food. Food ni Daddy. So guys, this is my food. Pasensya na, walang prep.
presentation kasi ininit ko yan from the microwave. Ang dami, no? Gutom na gutom kasi ako. So, I will eat now. Ayan, pwede nang kumain habang nag-phone kasi ito lang yung time na makapag-reply ako dun sa work ko online. Medyo busy lang today kasi dahil maraming mas tiniklop, mas maraming ginawa. Hindi ko naman halos everyday ginagawa ang paglilinis kasi nagkakalat-kalat din naman sila agad. So, nadagdag yun. Kasi I need to prioritize work din online. Kaya, today, yun. Mas madami dapat akong house chore. Ang init! So, ang ulam ko nga pala ay the bistek Tagalog. Niluto to ng mother-in-law ko. Sobrang sarap. Nalagyan ko ng salt na may dried chili, which is so good. Mahilig ako sa maanghang. Okay guys, kain muna ako. Nahiya naman akong panoorin nyo lang ako kumakain. Hi guys! Ito na. Natapos ko na yung mga chores sa bahay. Ngayon naman, nagpasya kami na lumabas kasi para makapag-relax-relax. Tinaiming namin yan, napatulog na si Mimi. And guess what? Kakatulog niya lang. So magre-relax kami ngayon sa beach. With a view, my gosh. Para naman ano, makapagpahinga ng konti. Kasama namin si Aliyah. Kita ko daw siya. At saka si Jaja. Si Jaja imi-meet na namin doon sa Glen Hill. Kaya ayun. Excited. Ah, you're excited. Sabi ni Aliyah, excited daw siya. Actually, baka pwede sa Marina. Marina? Baka pwede. Kung ano, kung saan tayo makakuha ng malapit na parking. Kasi guys, alam nyo, mainit ngayon. So lahat ng tao nasa labas. Medyo mahirap ang parking doon. Pero matigas ulo namin. Gusto namin doon eh. Sana makahanap kayo ng parking. Mag-iikot-ikot kami at magbabaka sakali. So ayan, on the way to Glen Elg. We will update you guys. Lucky, we got a park. It's like never happened. And it's right in front of the ticket booth. Ah, we're so lucky today. We're lucky. That's the ticket booth. Look at these two sexy hotties. See Mimi sleeping now. So welcome to the marina. Pier, wine, dine, waterfront. So this place kind of reminds me of the mini Dubai I've just said in like past vlogs. But we've never actually really chilled here except for coffee. So yeah, everybody has their boats parked here. Where's your boat, babe? Number 5. Number 5. Oh yeah. So number 5. Not lead you number 5? Number 7. Number 7 pala. So it's pretty peaceful on this side. It's not as like packed. So it'll be a lot easier to get somewhere to drink.
I think actually this balcony side as well. Oh, well, be nice to live here in one of these units. Going Luciano, they have ones like there's a seafood restaurant here, or do you want to sit out here in one of these? You know guys, since there's no music, we can quickly vlog. Mm-hmm. We are on a date because... Ta-da! Asleep. Ayun. So we are here at beautiful marina. We look like we're in a different country at the moment. Mm-hmm. This is like, reminds us of Dubai. The marina in Dubai, but a mini version. Adelaide version. At naka-live kami ngayon sa Facebook. Ayun. Where are we? Naka-live kami. Right, we're gonna enjoy some drinks, guys, and then when Mimi gets up, we will decide. Yeah, if Lele is not makulit. So recently, since it's been quite hot in Adelaide, the kids have absolutely loved the beach. Almost every day we're down there, they want to play in the sand and have fun. Part two. Excited. Wait, mama, isa. Oh. And so we're on the other side of Glen Elg now. Oh, see Lele, it's already started. No, no, she can't even sit down. Jump now, baby. Tinatawag ako ni Mimi. Oh,
Samantang na nga kami sa kotse, guys. Ito. Tumawid ako. Pero, kita ko naman yung sasakyan. Nakita nyo naman ang aking mahabang araw today. Hindi naman to everyday ganito, pero mostly, yung mga chores, yan yung mga ginagawa ko. And, kailangan ko ilabas yung mga bata para hindi sila mainit. Kasi summer break dito. School holiday. Kaya, I'll make sure na malibang sila. At meron silang mga enjoyable things na ginagawa. So, ayun guys. Thank you so much sa panonood. I-end ko ang background. I-end ko ang vlog with the background. You know, sa beach yan. Kaya, sana hindi kayo napagod for today. And, kung hindi pa namin kayo subscriber, ay, umiiyak ang bebe ko. Bakit? Kasi huminto kami. Guys, kung hindi pa namin kayo subscriber, please, please, subscribe and click the bell para naman ma-notify kayo kapag may bago akong upload. Thank you guys for watching. Bye-bye!